So mga tol, tuluyan na nga pong opisyal ang laban ng hinamon dati ni Cuadro alas na si Luis Neri. Nabalitaan nga po natin sa boxing scene na ang makakalaban ni Luis Neri ay itong si Hasa Tobanisha ng Armenia. Magaganap nga po ang laban sa February 18 sa Pax Theater Pomona. At ipapalabas ito sa The Zone Network, isang title eliminator sa WBC ang paglalabanan nila sa Super Bantam. Ibig sabihin, kung sino ang mananalo sa dalawa ay siyang lalaban sa world title. At alam naman natin mga tol na ang may hawak ng WBC Super Bantam ay itong si Stephen Fulton. Anya ni Luis Neri, ready na daw siya sa next challenge at patutunayan daw niya na isa pa rin daw siya sa pinakamagaling sa Super Bantam sa buong mundo. Bagamat aminado si Luis Neri na isa si Hasat Obanesian na isang quality opponent at malawak ang experience, pero ang totoo umano, siya ang number 1 rank sa WBC. Kaya kapag nanalo daw siya sa laban na ito sa February 18, handa na din daw siya sa laban sa world title para labanan itong mga kampiyon na si Stephen Fulton at isa pang kampiyon na si Murudyon Akmadelev. Banta niya sa mga kampiyon, hindi na daw siya maiiwasan ng mga ito. Si Luis Neri nga po ang pambato ng Tijuana, Mexico mga tol, at dating 2 division world champion. Halos walang bahid niya po ang record nito hanggang makalaban niya si Brandon Figueroa taong 2021. Tinalo nga po siya ni Brandon Figueroa sa round 7 via knockout. Yun nga po ang dahilan ng pagkawala niya ng WBA at WBC sa Super Bantam. Pero nakabalik nga po agad sa tuktok itong si Luis Neri na makuha niya ang WBC Silver at WBO Intercontinental. Nakuha nga po niya yan nang talunin niya si Carlos Castro noong February 2022. At third round knockout kontra kay David Carmona noong October 2022. Pagdating kay Hasat Tobanesian, malaki umano ang respeto niya kay Luis Neri. Isa daw kasi itong former world champion at isang talented na fighter. Subalit alam daw niya ang dapat niyang gawin para manalo sa laban. May record nga po itong si Hasat Tobanesian ng 21 wins, 3 losses with 17 knockouts. Habang si Luis Neri may record na 33 wins and only 1 loss. Isa nga po sa tumalo dito kay Hasat Tobanesian ay itong si Ray Vargas. Tinalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision. Maglilimang taon na ang nakakalipas noong kampiyon pa si Ray Vargas sa Super Bantam. Samantala, usap-usapan nga din po sa Japan ang laban ni Luis Neri dito kay Hasat Tobanesian. Ayon kasi sa artikulo ng Japan Boxing News, kung sakaling manalo umano si Naoya Inoue kay Stephen Fulton sa Super Bantamweight Clash, posible umano na makalaban ni Naoya Inoue itong si Luis Neri. Pero syempre, kailangan munang ipanalo ni Luis Neri ang laban niya kay Hasat Tobanesian. Kapag nangyari daw yan, may posisyon daw si Luis Neri sa WBC at maging sa WBO para lumaban sa world title. Pero taliwas ito pagdating kay Naoya Inoue dahil napapabalitaan kung sakaling manalo si Inoue dito kay Fulton sa laban, dederecho umano si Inoue sa isa pang kampiyon ng Super Bantam na si Murudyon Akmadelev para maging undisputed din sa 122 pounds. Katulad ng nagawa ni Inoue sa 118 pounds na naipon niya ang apat na titulo. Malaki din kasi ang posibilidad na matuloy yan, lalo pat gusto din ang humahawak kay Akmadelev na labanan nila itong monster ng Japan na si Naoya Inoue.